Tuloy ang pagbuhos ng mga donasyon sa lalawigan ng Albay. Pagragasa naman ng lahar, pinaghahanda din maliban sa bagyong Ulysses. Si Eunice Amonte sa detalye, rise and shine, Eunice. Rise and shine, Gab. Kung inyo makikita, ganito pa karami ang stock ng lokal na pamahalaan ng Albay dahil yan sa nagdaang bagyong Rolly at para dito sa bagyong Ulysses na ipinamamahagi at ipinamahagi na para sa ating mga pinakanakakailangan na kababayan. Kung inyo makikita, ayan, mayroong bigas at meron rin mga food and non-food items kasama na dyan yung mga canned goods. At ang maganda dito at nakakatuwa, eh merong listahan ng mga donors na inyo makikita dahil kakabilang na nga dyan sina Mayor Inday Sara Duterte, Senator Cynthia Fangminan at Senator Cynthia Villar, Mayor Isko Moreno at iba pang listahan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga kababayan natin na nag-donate dito nga sa ating mga kababayan sa Albay. Ayon nga kay Albay Governor Al Francis Bichara ay bahagi ito ng isinusulong nilang transparency ngayong panahon ng sakuna. Samantala, kung merong mga stocks, eh meron din naman mga dapat paghandaan para sa bagyong Ulysses. Kabilang na nga dyan dahil nasa ilalim sila ng signal number 1 ang Bicol Region. Bagamat may mga pag-uulan na, inaasahan na mas lalakas pa ito mamayang hapon hanggang gabi, kaya naman nagpalabas na rin ang Lahar Advisory para sa mga bayan na pinakamalapit sa Bulkang Mayon dahil posibleng magdulot ito ng post-eruption lahar dahil sa walang tigil na pag-uulan. Delikado ang lahar na mula sa Mayon dahil mabigat nga ito at maaari itong tumabon sa mga madadaanan ito. Narito pakinggan natin na naging pahayag ni Dr. Cedric Daet ng Albay PDR MO. Tumama ang ulan sa amin na kahit walang bagyo, pag umabot kami sa threshold na 60 millimeters per hour, magkakaroon pa kami ng destructive lahar. Kung massive yung lahar situation na nangyari katulad ng 1984, 1993, 2006, baka po marami talaga ang ano. Kailangan talagang i-relocate. Sa ngayon, ang ginagawa ng PDRMO ay ang Typhoon Operational Procedure na isang complex disaster dahil bukod sa banta ng bagyo ay mayroon din banta ng flash flood, banta ng lahar at storm surge at lahat. At yan ay habang may pandemic, no? Mamaya pupuntahan naman natin yung mga evacuation center na kung saan nagsisimula na rin lumikas yung mga tao dito sa Albay. At kapapasok nga lang na balita at inanunsyo na nasuspendido na yung trabaho dito both sa public and private sector. At yan naman ang pinakahuling balita mula dito sa Albay. Back to you dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Eunice Amonte, nag-uulat ng live mula sa lalawigan ng Albay.